araw po sa inyong lahat. Andito na naman si Ate Ninyo sa harap ng camera para magbigay na naman ng isang impormasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na i-subscribe ang maliit na channel ni Ate Stella Ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang topic natin ngayon. Pero bago ko simulan, disclaimer lang po. Ang impormasyong binibigay sa video na ito ay para sa layuning pang-edukasyon lamang at hindi nila yun bilang kapalit ng professional na payong medical. Maraming salamat po. So guys, ang ating topic ngayon ay nanggaling sa ating isang subscriber. Narito po ang kanyang katanungan. Madam, itanong ko lang po kung ano ang pinaka-senyales ng isang babae ay libog na. Yan po ang kanyang katanungan. Kung paano ba raw malalaman o ang isang pinakasinyales na ang isang babae ay pukaw na, no? Kung sa ano pa. So, ibibigay ko sa inyo o sa nagtanong sa atin, ginawan ko na lang ito ng video para na lang din pangkalahatan. Kaya ang aking kasagutan ay pangkalahatan na rin. So, narito po ang isang palatandaan na nag-iisa, na madaling malalaman ng isang lalaki kapag ang isang babae ay napupukaw na talaga. Ito po ay ang sinyalis na kapag ang kanyang bulaklak ay basang-basa na. So, yan po ang isang napakalaking sinyalis na ang babae ay talagang yun na yun. No? Dahil ang isang babae kapag hindi po yan siya naaanuhan, ibig sabihin, pati yung sa kanyang ibaba ay hindi po yan magbabasa. Yan lang po ang maiano ko sa inyo. May assurance po yan na talagang kapag doon ay talagang namamasa na, yan po ay isang pahiwatig na talaga. At guys, ang sumunod dyan, ito ang pinakasinyalis ha, pero ang sumunod dyan, kung ano ang makikita niyong palatandaan, ay yung kanyang tinggil. Ang tinggil niya ay parang akala mo namamaga. At pati na rin bukana ng kanyang bulaklak na mag-iiba talaga yan dahil sa agos ng sa daloy ng dugo na patungo doon. Kaya po siya akala mo namamaga pati yung tinggil niya, no? Yan po ang pangalawa at pangatlo at ang pang-apat, no, na magiging isang palatandaan ay yung kanyang mga ano, ang kanyang kabulubundukan, yung dalawang mga maliliit na doon. Hindi ko na lang masyado kasi ano kasi binabawal sa YouTube yung pinakamaliliit niya, no? Tatayo po yan at maninigas. So, yan po yung mga palatandaan, pero yun na nga, ang isang palatandaan, kahit hindi yun nasilipin yung kanyang dibdib, o ang kanyang tinggil, no, o ang kanyang bukana ng kanyang bulaklak, kapag niromansa mo, tapos, para malaman mo, kasi ang mga babae, kasi kapag inaano yan, hindi po yan sila, tahimik kasi yung iba, kaya hindi minsan na, hindi nararamdaman ng lalaki na kung ano na bang kalagayan niya. Talaga bang naanuhan siya? Anong ibig dito? Nasasarapan ba siya? Hindi masyadong ginagamit to. No? Bawal kasi ginagamit. Yun. Pag ganun siya, hindi minsan nalalaman ng isang lalaki, guys. Dahil meron pong mga individual na babae na hindi po niya nilalabas. Tahimik po. Merong ganun po eh. Kaya yun ang isang palatandaan talaga is yung kapag na ano mo nahawakan mo yung kanyang petsay na namamasa, no? Namamasa na siya. Doon na ang isang palatandaan na kahit hindi mo na kainin yung kanyang bulaklak, pwede mo nang ipasok si Manoy. Kasi alam nyo guys, ang mga babae kasi bakit ba kailangang mamasa doon sa ibaba para hindi po masasaktan kapag ipasok si Junjun. Yun po yun, guys, no? Kaya kahit man na hindi nyo nakainin, niromansa nyo, tapos yun na, namamasa na siya, pwede nyo nang ipasok direkta na yung sa inyo. Dahil papayag na yung babae.
Kaya yan po ang isang pinakasenyales na kapag gusto nyong malaman kung ano na talaga ang babae, is yung doon sa kanyang baba ay talagang, ano na yun, talagang kumbaga ready na po siya, masang-masa na po. So yan po ang aking kasagutan doon sa nagtanong na isang subscriber, at sana nakita mo ang vlog na ito. At para na rin pangkalahatan. So, maraming maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli, ang inyong lingkod si Ate Estela ninyo. Maraming salamat. Bye-bye! Bye-bye!